Ilang minuto na nakakalipas pero hanggang ngayon, nasa loob pa rin ang sasakyan si Marisa at Karina at wala silang kaalam-alam sa nangyari kay Minerva. Halika na, Karina. Kailangan nating makalabas dito bago patuloyang mahulog ang sasakyan sa bangin. Anas ni Marisa. Umiling lang ang dalaga. I can't, ate. Karina answered. What do you mean? Kailangan natin makaalis dito. Pamimilit niya. Mauna ka nang lumabas. Susunod ako. No! Hindi kita iiwan dito. Sabay tayong lalabas sa kotse. Pamimilit ni Marisa. Masasayang lang ang oras kapag pinilit mo pang hintayin ako, ate. Kailangan ka ng pamilya mo, lalo na ni Kuya Carter at Liam. Tiningnan ni Marisa ang kalagayan ng dalaga at halos manlumo siya sa nakita. Kaya pala kanina niya pa napapansin na hindi masyadong gumagalaw si Karina dahil naipit ang paa nito. Karina! Nanlulumong tawag niya sa dalaga. I'm sorry, ate, for what I have done to you and for ruining your family. Alam ko na kung buhay pa si Kuya, ikakahiya niya ako sa ginawa ko sa iyo. Please, ate, do me a favor. Lumabas ka na sa kotse bago patuloy ang mamatay tayong dalawa. I can sacrifice my life to save you, just like what my brother did. Mahabang litanya ng dalaga. Ilang beses na umiling si Marisa habang tumutulo ang kanyang luha. Matagal na kitang pinatawad. Alam kong kinain ka lang ng galit mo. Kaya natin to, Karina. Pareho tayong makakaalis at makakaligtas. Positibong saad nito. Biglang unti-unting gumalaw ang sasakyan na animoy konting kibot na lang ay mahuhulog na ito ng tuluyan. Go, ate! Go out now! Sigaw ni Karina habang tinutulak si Marisa. Hintayin mo ko, ha? Huwag kang masyadong magalaw. Hihingi ako ng tulong para makalabas ka. Tandaan mo, mahal ka ni ate. Huling sinabi ni Marisa at dahan-dahan gumapang papalabas para hindi gaanong magalaw ang kotse. Nang akala ni Marisa ay nakalabas na siya ng tuluyan, bigla naman siyang napatid kaya nahulog siya. Mabuti na lang at nakakapit siya sa isang kahoy. Ngunit alam niyang pag tumagal pa siya, hindi niya na din kakayanin ng pagkapit dahil mababali na din ito at malalaglag siya. Halos maiyak na siya dahil hindi niya alam ano ang gagawin. Kailangan niya makahingi ng tulong at mabalikan si Karina. Pero paano niya magagawa yun kung pati siya ay nanganganib ang buhay? Carter, nasaan ka na ba? Mahinang sambit niya. Halos nawawalan na rin siya ng lakas gawa ng pagkakapit niya sa sanga. Maya-maya pa, nakarinig siya ng ingay na nanggagaling sa sasakyan kung saan siya lumabas. Halos mapasigaw siya dahil kitang-kita ng dalawang mata niya ang unti-unting pagkahulog nito sa bangin. Karina! Sigaw niya habang umiiyak. Maya-maya pa, nakarinig siya na parang may mga sasakyan na dumating kaya kahit nahirap-hirap na siya, nagawa pa rin niyang sumigaw. Samantala, habang nagdadrive si Michael para hanapin kung nasaan sila Marisa, may napansin siyang parang may nagbanggaan kaya mas binilisan pa niyang pagmamaneho. Nakarating sila malapit sa isang bangin kung saan may isang sasakyan na nabangga sa isang malaking puno. Mas lalo pa siyang kinabahan nang makilala niya ang kotseng iyon. Minerva? Mahinang bulong niya. Mabilis siyang bumaba ng kotse at lumapit sa sasakyan ni Minerva. Nakita niya itong walang malay kaya mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at binuhat siya. Halos manlumo si Michael sa nakita. Naliligo sa sariling dugo ang babaeng mahal niya. Hindi niya alam kung anong gagawin habang hinihintay ang ambulansya. Ihiniga niya muna ito sa kanyang paanan at kahit siya ay punong-puno na rin ng dugo ang damit. Maya-maya pa ay dumating na ang ambulansya at mabilis na isinakay si Minerva. Kailangan niya ng madala agad sa ospital dahil marami ng dugo ang nawala sa kanya. Sinenyasan na din niya siya ni Kevin na sumama na rin. Hold on, Minerva! Malakas ka! Kaya mo yan! Hindi pa tayo nakakapag-usap ng maayos! Wika nito habang nasa biyahe sila papuntang ospital. Samantala, nang may parada ni Michael ang sasakyan, mabilis na bumaba si Carter para hanapin ang asawa niya. At hindi nga siya nagkamali dahil narinig niya ang boses niya na humihingi ng tulong. Halos kapusin siya ng hininga na makitang nasa panganib ang buhay ni Marisa dahil nakakapit lamang siya sa isang sanga
at pag naputol yon, tuluyan siyang malalaglag sa bangin. Mabilis ang naging takbo ni Carter, palapit sa tinig na kanyang narinig. Han, kumapit ka sa kamay ko! Bulalas niya habang inaabot ang kamay ni Marisa. I can't, Han. Wala na akong lakas pa. Baka pag bumitaw ako, malaglag na ako. Trust me, Han. Kaya mo yan. Iabot mo lang isang kamay mo sa akin. Halos mamasa na mga mata ni Carter habang nagsasalita. Ni minsan na hindi niya inisip na aabot sila sa ganito. Na konting maling galaw lang, mawawala ang kanyang asawa. Habang pilit niyang inaabot ang kamay ni Marisa, nandiyan naman si Kevin na umaalalay kay Carter. Halos mamawis na din si Kevin dahil sa tensyong nararamdaman, at the same time ay kinakain din siya ng kaba dahil nasa panganib ang kanyang pinsan. Si Liam, alagaan mo siya! Naiiyak na sambit ni Marisa. Huwag kang magsalita ng ganyan! Ililigtas kita! Sige na, Han! Hawakan mo na ang kamay ko! Pagsusumamo nito. Kahit hirap na hirap na si Marisa at hindi niya alam kung anong kalalabasan nito, mas pinili niyang pagkatiwalaan ng kanyang asawa. Masyado na siyang pagod at marami na rin siyang sugat na natamo sa kanyang buong katawan. Napapikit siya ng mariin at pumasok sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang anak. Nakaramdam siya ng lakas ng loob dahil dito. Hindi siya pwedeng mawala ng pag-asa dahil naghihintay sa kanya ang anak nila. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Carter na halos umiiyak na. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay ni Carter na nakalahad gamit ang isang kamay niya. Nang makasigurado siyang nakahawak na siya sa binata, nabawasan ng konti ang kanyang kaba. Ramdam niya ang higpit ng pagkakahawak ni Carter sa kanyang kamay na parang takot na takot itong mabitawan. Go on, Han. Iabot mo pa sa akin ang isang mong kamay. Umiiling-iling pa si Marisa at tumingin sa baba. Alam niyang pag nalaglag siya ay hindi na ito mabubuhay. Muli siyang tumingin sa kanyang asawa at kitang-kita niya ang paglandas sa mga luha sa mga mata nito. Maya-maya ay unti-unti nang inabot pa ni Marisa ang isang kamay niya kay Carter at umaasang maiiligtas siya nito. Ibinigay naman ni Carter ang buong lakas niya nang mahawakan ang dalawang kamay ng asawa. Hindi siya pwede magkamali dahil baka mabitawan niya ito at tuluyang malaglag ang dalaga. Hindi siya pwedeng makapante hanggat hindi niya pa nahihila pataas ang dalaga. Mabuti na lang at nandyan si Kevin sa tabi niya at tumutulong para umalalay sa kanila. Pagkatapos ng ilang minuto, tuluyan na nilang nahatak paakyat si Marisa. Agad na niyakap nito ang asawa. Han, si Karina! Iyak ni Marisa habang nakayakap kay Carter. Sa kabilang dako naman, abala ang mga pulis sa pagpaplano para makababa sa bangin para makuha ang bangkay ni Karina na tuluyang nalaglag sa bangin. Iyak lang ng iyak si Marisa habang yakap-yakap ito ng asawa niya. Labis ang takot na namumutawi sa kanya dahil sa nangyari. Matapos ang ilang minuto, kumalma na rin ito. Lumapit sa kanyang pinsang si Kevin. Thank God you're safe! Bulalas nito. Napabitaw naman siya sa pagkakayakap sa asawa at mabilis na niyakap ang pinsan. Don't worry, everything will be alright. Pagpapagaan ito sa kanyang loob. Han, we need to go now. Kailangan mo magpa-check up sa ospital. Anas ni Carter. Mabuti pa nga dalhin mo na yan para mas maging maayos ang kalagayan niya. Kami na ang bahala dito. Tura naman ni Kevin. Inalalayan na ni Carter si Marisa na bigla itong nahimatay. Mabuti na lamang at maaga pang binata kaya nasa loob niya agad ito. Mabilis niya itong binuhat at isinakay sa sasakyan ni Michael. Alam niya na din kung ano nangyari kay Minerva pero hindi niya pa pinapaalam sa asawa dahil baka mas lalong maapektuhan pa ito. Mabilis siyang nag-drive papuntang ospital. Nasa labas ng emergency room ang binatang si Michael. Kanina pa siya pabalik-balik ng lakad simula na makarating sila dito at naipasok ang dalagang si Minerva sa loob. Hindi niya alam kung anong kanyang mararamdaman sa mga oras na ito. Nang makita niya ang dalagang naliligo sa kanyang sariling dugo, labis ang kaba at takot ang namutawi sa kanyang buong sistema. Maya-maya pa, napaupo na lamang ito at mahinang nagdarasal na sana'y maging maayos at ligtas ang dalaga. Alam niyang sobra niya itong nasaktan
Pero kahit na ganun, mahal niya pa rin ito. Kahit na palagi niya itong pinagtutulakan palayo. Sa lahat ng mga masasakit na sinabi niya rito, nagawa pa rin siya nitong iligtas. Nasa ganong kalagayan siya nang dumating si Carter. How is she? Tanong nito at umupo sa tabi niya. Eh, hindi ko pa alam. Hanggang ngayon nasa loob pa rin siya at hindi pa lumalabas ang doktor. Sagot nito. Si Marisa, nasaan? Kamusta siya? Dagdag nito. Na-check up na siya at nagpapahinga na ngayon. Nahimatay kasi siya kanina bago ko pa siya nadala dito. Sabi ni Carter. She suffered so much. Sana maging maayos lang siya. She is a strong woman. Kaya alam kong magiging okay siya pagising niya. Siguradong tura ni Carter. Ano nangyari kay Karina? Nahuli ba siya? Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya. She's dead, Michael. Nahulog siya sa bangin bago pa tayo nakadating. Wika ni Carter. Dapat lang yun sa kanya. Dahil sa kabaliwan niya marami ang nadamay. Nakakuyom ang kamaon ng binata habang binabanggit ang mga katagang iyon. Matapos ang ilang minuto, biglang bumukas ang ER at niluwa doon ang isang doktor. Mabilis namang tumayo si Michael at lumapit dito. Doc, kamusta? Is she okay? Hindi agad nakasagot ang doktor, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng kaba. Honestly, she's in critical condition. Maraming dugo ang nawala sa kanya at ang isa pang problema at maraming bubog ang nasa mata niya. Kaya mas delikado ito. Sobrang makakaapekto ito sa pasyente. Paliwanag ng doktor. Maiwan na muna kita dahil kailangan pa namin siyang masalinan ng dugo. Mamaya ililipat na namin siya sa isang private room. Dagdag nito at tuluyan ang pumasok ulit sa loob. Napahilamos ng kanyang mukha si Michael at bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha dahil sa narinig. Hindi niya lubos maisip na aabot sa ganito na manganganib ang buhay ng dalaga. Calm down, Michael. Magiging okay din si Minerva. Hindi ka iiwan nun dahil alam kong mahal ka niya. Sambit ni Carter. Kasalanan kong lahat ng to. Kung sana hindi ko siya pinayagang sundan si Karina, hindi sana siya magkakaganito. Sisiniya sa kanyang sarili. Hinawakan naman ni Carter ang balikat ng kaibigan. Magpakatatag ka lang, Michael. Mas ngayon ka kailangan ni Minerva. Kaya hindi ka dapat panghinaan ang loob. Maya-maya pa, nagpaalam muna si Carter dahil babalikan niya muna ang kanyang asawa sa salin nito. Naiwang mag-isang binata habang naghihintay pa rin sa labas ng ER. Matapos ang halos 3 oras, nailipat din agad si Minerva sa isang private na kwarto pero wala pa rin itong malay. Tinawagan na rin ni Michael ang mga magulang ng dalaga para ipaalam ang nangyari. Ngunit kahit na sobrang pag-aralan nila sa kanilang anak at gusto nilang umuwi ay sa susunod na araw pa sila makakarating dahil may importanteng business meeting sila. Kaya pinakausapan muna sila ni Michael na bantayan muna ang kalagayan ng dalaga at wala namang problema sa binata dahil yun din naman ang kanyang gagawin. Lumipas pa ang 2 araw ngunit hindi pa rin nagigising si Minerva. Samantalang si Marisa naman ay maayos na ang kalagayan pero kailangan pa rin niyang manatili sa ospital. Halos hindi natigil sa pag-iyak si Liam nang malaman na nangyari sa kanyang ina. Dito ito natulog ng isang gabi at umuwi din kinaumagahan dahil may pasok pa ito. Tahimik lamang na nakaupo si Michael sa gilid ng kama ni Minerva. 3 araw na nakakalipas na mangyari ang bagay na yun at hanggang ngayon, hinihintay niya pa rin ang pagising ng dalaga. Habang mataman siyang nakatitig kay Minerva nang magbukas ang pinto at niluwa doon si Marisa na nakaupo sa wheelchair habang tulak-tulak ito ni Carter. Michael, magpahinga ka na muna! Ani Marisa, ngunit umiling lang ang binata. Don't worry about me, Marisa. Okay lang naman ako. Mahinang sambit nito. Wala pa rin ba hanggang ngayon? Tanong ni Carter. Hindi pa rin siya nagigising. Ang sabi ng doktor, gigising din siya. Bakas ang awa sa mga mata ng mag-asawa dahil sa nakikita nilang kalagayan ng dalagang si Minerva, pati na ang kaibigan nila. Nasimulang mangyari ang aksidenteng yun, hindi na umaalis dito sa ospital. Habang nakatitig si Marisa kay Minerva, napansin niya ang paggalaw ng daliri nito. Look! Gumalaw ang daliri niya! Masayang saad ni Marisa, kaya mabilis na napatingin ang 2 binata sa dalaga.
Maya-maya pa, biglang iminulat ni Minerva ang kanyang mga mata. Minerva, how are you? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Michael habang hawak-hawak ang kamay ng dalaga. Ngunit nagtataka sila kung bakit hindi ito sumasagot at tumitingin man lamang sa kanila. Hey, Minerva! Ang tagal mong natulog ha? Wika ni Marisa, ngunit wala pa rin silang nakuhang sagot. Nasaan ako? Sambit nito. Nandito ka sa ospital. Ano ka ba naman? Hindi pa ba obvious? Ikaw talagang babae ka? Anas ni Marisa. Nasaan kayo? Bakit hindi ko kayo makita? Bakit ang dilim? Pagtatanong ni Minerva. Agad namang kumunot ang kanilang mga noo. What are you talking about, Minerva? Nagjo-joke ka ba? Tanong ni Carter. Ngunit napansin nila na hindi nga nagbibiro ang dalaga dahil seryoso ito. Bakit ba kasi ang dilim? Brownout ba? At saka nasan ba kasi kayo? Hindi ko kayo maninag. Halos naiwan na nakanganga mag-asawa dahil dito. Samantalang si Michael nakatulala lamang at hindi makapagsalita. Ang mabuti pa Michael, tawagin mo na ang doktor. Anas ni Carter. Agad naman na sumunod si Michael at tinawag ang doktor. Wala pang ilang minuto na makabalik ito at kasunod nito ang isang doktor at nurse. Lumapit sila sa dalaga at sinek ang kalagay nito. Teka, ano ba nangyayari? Sino ang mga ito? Bakit niyo ako hinahawakan ha? Bakit wala ako nakikita? Nagsisimula na mag-hysterical si Minerva. Mabilis na hinawakan ng isang nurse ang mga kamay nito at may kung ano na tinurok ang doktor sa dalaga. Maya-maya pa, nawalan ito ng malay. Teka, anong ginagawa niyo? Anong itinuturok niyo sa kanya? Tanong ni Michael. Pampakalma lang yun, maya-maya magigising din siya ulit. Sagot naman ng nurse. Ano bang nangyayari? Bakit sinasabi niya paulit-ulit na hindi niya kami nakikita? Tanong naman ni Carter na kanina pang naguguluhan. Expected na namin na ganito magiging reaksyon niya pag nagising siya. Kagaya ng sinabi ko sa iyo nakaraan, sa emergency room, magkakaroon ng malaking epekto ito sa kanya. At mukhang ito na nga yun. Maraming bubog ang tumusok sa kanyang mga mata at hindi na namin yun na kayang gamutin. I'm sorry, mister, but your girlfriend is already blind. Seryosong litanya ng doktor. Nanlaki ang mga mata ni Marisa dahil sa narinig. Dok, anong sinabi niyo? Huwag naman kayo mabiro ng ganyan, hindi nakakatuwa. Mahinang utal ni Michael. I wish I am, but that's the truth. Nawala ang kanyang paningin kaya hindi niya kayo nakikita. Pero may babalik pa naman ang kanyang paningin kapag may nakita tayong donor at maoperahan siya. Wika ng doktor. Isang buwan na ang nakalipas na mangyari ang lahat. Sina Michael at Minerva pumunta na ng ibang bansa. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakahanap ng donor. Pero tiwala silang makakahanap din sila. Nandito ngayon sina Marisa sa New York kasama ang kanyang mag-ama. Halos isang linggo na rin silang nandito at sobrang saya ni Marisa dahil sa wakas naging maayos ng relasyon ni Liam sa kanyang ama. Kasalukuyan silang nasa isang resort dahil may meeting daw dito si Carter. Hindi maintindihan ni Marisa kung bakit kailangan pati sila isama ng asawa. Kayong meeting lang naman iyon. Sinubukan tanongin ni Marisa ang kanyang anak ngunit hindi din ito sumasagot. Nakakaramdam tuloy siya ng kakaibang kaba. Pasado alas 6 ng gabi na, kaya nagbihis na si Marisa. Simula kaninang umaga, hindi niya napakinakikita ang kanyang asawa. Mom, are you done? Can you make it fast? Daddy is waiting for us. Tanong ng anak. Let's go na. Nasaan na ba yung daddy mo? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Tanong nito. Magkikita din kayo mamaya, Mom. Sagot ng anak. Sumakay sila ng sasakyan na inutusan ni Carter para sanduin sila. Wala siyang kamalay-malay na may surprise ang naghihintay sa kanya ng gabing iyon. Nakarating sila sa isang resort kung saan ang sinasabi ni Carter na may meeting. Pero nagtataka si Marisa na parang wala siyang makitang tao. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad at maya-maya pa namatay ang mga ilaw. Napasigaw siya dahil sa gulat at mabilis na kinapa si Liam ngunit hindi niya ito makita. Liam, anak, nasan ka? Sigaw niya.
Kahit ilang beses niyang tinawag ang pangalan ng anak, hindi ito sumasagot, kaya nakaramdam na naman siya ng kaba. Maya-maya pa, may mga narinig siyang yapak, pero wala naman siyang nakikita. Hindi alam ni Marisa kung anong gagawin niya. Gusto niyang tumakbo at umalis na sa lugar na yon, pero hindi niya alam kung saan pupunta dahil hindi niya kabisado ang resort na yon at masyado ding madilim dahil walang ilaw. Mapapatay talaga kita, Carter! Sigaw niya na halos gusto niya nang maiyak dahil sa takot. Nakarinig naman siya ng mga mahihinang tawa, kaya napatigil siya sa pagngawa dahil sa hiya na mapagtantong hindi lang siya nag-iisa. Iniisip niya na baka may meeting talaga dito ang asawa at namatay lang talaga ang ilaw. Diyos ko, nakakahiya ka, Marisa! Isip nito. Maya-maya pa ay umilaw sa gilid at nagsilabasan ng iba't ibang litrato. Meron ng kasal nila, meron ng bakasyon nila, litrato nilang dalawa ni Carter, litrato nilang tatlo ng kanilang anak. Hindi mapigilan ni Marisa ang hindi maiyak, kahit na nagugulan pa rin siya kung bakit may mga ganon. Maya-maya pa, nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo sa maliit na stage habang nakangiting nakatingin ito sa kanya, habang may hawak-hawak na mikropono. Han? Alam kong madami akong kasalanang nagawa sa iyo. Noon pa, hindi kita tinirato bilang asawa at ilang beses kitang sinaktan. Nagawan din kita ng isang malaking kasalanan, dahilan para umalis ka at iwan ako. At labis ko yung pinagsisisihan. Panimula niya. Nung nalaman niya nakabalik ka na, sobrang saya ko. Dahil nasa isip ko na makakahingi na ako ng tawad sa iyo at magagawa ko ng bagay na dapat ay noon ko pa ginawa. Nalaman ko din na may anak na tayo, kaya mas lalo ko nagpursige na mabawi kayo. Pero kagaya ng iba, hindi naging ganun kadali. Galit sa akin si Liam at naiintindihan ko yun dahil kasalanan ko naman lang lahat, and I said to myself that I deserve it. Bumaba ito ng stage at unti-unting naglakad papunta sa kanya, habang siya naman ay walang tigil ang paglandas ng mga luha sa kanyang mga mata. Nang makalapit sa kanya ang binata, hinawakan ito ang kanyang kamay. Han, I know you've suffered a lot at lahat yun ay dahil sa akin. Alam kong hindi naging maganda ang pagsasama natin bilang mag-asawa at ngayon gusto kong itama ang lahat ng pagkakamaling na gawa ko. Gusto kong magsimula tayong muli bilang isang masayang pamilya na walang sakitan. Nagulat si Marisa nang lumuhod ito sa kanya at may kinuhang pulang maliit na box sa bulsa nito. Will you marry me again? Will you be Mrs. De La Vega for the rest of your lives? Tanong nito. Halos hindi agad makasagot si Marisa dahil sa pinaghalong saya at gulat na nararamdaman niya. Hindi niya lubos maisip na magpo-propose ito ulit sa kanya ng kasal. Bago pa siya makasagot, ay biglang may isang boses na nagsalita sa likuran nila. Can you answer na, Mommy? Ang tagal mo namang sumagot, nagugutom na ako. Ani Liam. Nagsitawa na naman ang mga tao na nasa paligid nila. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Marisa kung sino-sino ang mga ito. Yes, I will marry you and be Mrs. De La Vega again. Nakangiting sagot ni Marisa habang patuloy pa rin sa pagtulo ng kanyang mga luha. Mabilis na tumayo si Carter at sinuot sa kanya ang singsing at niyakap niya ng may buong pagmamahal. Ito ang matagal na pangarap ni Marisa, ang maikasal sa taong mahal niya at mahal din siya, at ngayon ay sobrang saya niya dahil natupad na ito. Biglang bumukas ang mga ilaw at sabay na nagpalakpakan ang mga tao na kasaksi sa ginawa ni Carter. Gulat na gulat si Marisa na makita mga ito. Nandito ang kanyang mga magulang, magulang ni Carter, sina Diego, Cindy, pati na rin ang kanilang anak, at nandito rin sina Michael na inaalalayan si Minerva. Wala nang mahihiling pa si Marisa dahil masaya siyang makitang nandito lahat ng mga importanteng tao sa kanyang buhay, at alam niya hanggang sa huli makakasama niya. Nagsilapitan ng mga ito para magbigay ng kanilang pagpati sa dalawa. Congrats! Finally, nauntog na rin ang tuluyan si Carter. Wika ni Michael habang nakahawak kay Minerva na nakangiti rin. Congrats, sis! Bati niya din sa dalawa. Oy, ang sama mo talaga, Michael! Matagal naman ang nagbago ang asawa ko. And thank you, Minerva. Mabuti't nakapunta kayo. Kamusta ka na pala?
Paano ba naman na hindi pupunta? Kumakapanakot ang anak ang asawa mo, wagas! Natatawang saad ni Minerva. At isa pa, may good news din kami. Nakakita na kami ng donor. Next week na ang schedule ni Minerva para sa kanyang operasyon. Masayang balita ni Michael. Lumapit naman si Cindy at mahigpit na niyakap ang matalik na kaibigan. Congrats, Marisa! I'm so happy for you! You deserve all the happiness in life. Ito na ang hinihiling mo. Natupad na! Sana lang hindi na maging gago tong asawa mo. Baling naman ito kay Carter na ikinatawa ng lahat. Matapos ng batian, agad na silang nagsalo-salo sa pagkain. 5 buwan ang nakalilipas na ikinasal ulit sina Carter at Marisa. Naging maayos at masaya naman ang pamilya nila. Pero hindi pa rin maiiwasan na may mga araw na nagtatampuhan o nag-aaway sila dahil hindi pa rin nawawala ang pagiging seloso at possessive nito. Nandito siya ngayon sa dining table dahil inaayos niya ang hinanda niyang pagkain para sa asawa niya bilang peace offering dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan noong isang araw. Wala din si Liam dito dahil nasa ibang bansa ito kasama ng mga magulang ni Carter. Samantalang ang mga magulang ni Marisa naman abala sa kanilang business sa New York. Tinignan niya ang orasan at mag-aalas 10 na ng gabi pero wala pa rin si Carter. Nalabas niyang ikipinagtataka dahil hindi naman ganito kagabi ito kung umuwi. Umupo muna siya sa sala para doon na lang maghintay. Kinuha niya ang phone at tinawagan ito. Hello? Bati nang nasa kabilang linya. What time are you going home? I ask. Baka mamaya pa. Marami pa kasing inaasikaso dito. Sagot naman ni Carter. Pero nagtaka si Marisa kung bakit maingay sa lugar kung nasaan siya. Nasaan ka ba? Wala ka sa opisina, di ba? Bakit ang ingay ng background? Pag-uusisa ko. Nasa bar ako kasama ng ibang empleyado. Na-close kasi ang isang deal kaya as thankful gift, I treat them here. Ganun ba? Akala ko kasi uuwi ka ng maaga. Ang sabi mo kanina. Baka sa boses niyang lungkot. Dinig ni Marisa ang pagbuntong hininga niya. Hindi ko naman kasi sila pwedeng iwan, Han. Ako nagdala sa kanila dito. I know, and I understand. It's okay. Mahinang saad niya. I'm going home after a few hours, okay? Pagkatapos nilang mag-usap, binaba na ni Marisa agad ang tawag. I feel disappointed kasi ito ang unang beses na hindi tumupad si Carter sa usapan namin. Dati-rati kasi, pag sinabi nitong uuwi ng maaga, umuuwi igat ito sa tamang oras kahit pagkaano ito kabisi. Wala naman siyang nagawa at umakyat na lang sa taas para matulog dahil alam naman niya na wala na siyang hihintayin pa dahil siguradong uumagahin na ng uwi si Carter. Samantala, napabuntong hininga na lamang si Carter pagkatapos nilang mag-usap ni Marisa. Alam niyang malungkot ang asawa nang sinabi niyang hindi siya makakauwi agad. Hindi kasi niya pwedeng iwan ang mga empleyado niya nang basta-basta lang. At alam ni Carter na may kasalanan din siya kasi hindi niya nasabi sa kanya ang tungkol sa lakad nila ngayon. At ang isa pang nakadagdag sa isipin ni Carter ay ang hindi nila pagkakaunawaan noong nakaraang araw. Kakausapin ko na lang siya mamaya pag uwi ko o kaya ay bukas. Hindi rin naman ako magtatagal dito ngayon. Bulong niya. Bumalik na siya sa mga kaibigan niya dahil kasama din niya mga ito ngayon. Bakit ganyan ang mukha mo, pare? Tanong ni Diego. Ang tanongin mo, pare, sinong nakausap? Natatawang segunda naman ni Michael. Kahit hindi ko na tanongin, alam ko nang si Marisa yun. Ano nangyari? Seryosong tanong ni Michael. I forgot to tell her about this. May usapan kasi kami kanina na uuwi ako na maaga ngayong araw. Wika niya. Uh-oh, you are in big trouble, man. Anas ni Diego. Mas lalong dumukot ang mukha ni Carter dahil sa sinabi ng kaibigan niya. I know, Marisa. Tatahimik lang yun pero alam ko sa sarili ko na may dinadamdam yun. Kakausapin mo na lang pag uwi, pare. Alam mo naman si Marisa, madali naman niyang kausap. Basta babaan mo na lang ang pride mo para magkaayos kayo agad. Michael said as he drank his beer. Tumango naman si Carter at tinungga ang baso na hawak niya na may lamang alak. Nagpatuloy lang sila sa pag-inom at nagkwentuhan pa ng kung ano-ano. Hindi niya namalayan ang oras at nakakaramdam na siya ng hilo.
Mukhang nasobrahan yata siya sa alak kaya ganito ang nararamdaman niya. Tinignan niya ang paligid at kita ni Carter na patuloy pa rin sa pagsasayamang empleyado niya. Samantalang ang dalawang kaibigan naman niya mukhang mga lasing na rin. Tumayo na si Carter at nag-ikot-ikot muna hanggang sa dance floor. Kahit nalasing siya, namamanage pa rin naman niya ang kanyang sarili. Nang makarating siya ng dance floor, bigla siyang hinila ng isa sa mga empleyado niya. "Sir, dito muna kayo. Sabayan niyo kaming sumayaw. Diba, guys?" Saad ng isang babae na alam niyang taga-tech department nila. Baka sa mukha nito ang kalasingan. Agad naman na nagsing-ayunan ang mga ito. Wala naman siyang magawa nang hilahin na siya nito. Kaya kahit nahihilo, hinayaan na lamang niya mga ito. Habang patuloy sa pagsasayaw ang babaeng nasa harap niya na humila sa kanya kanina, ramdam niya ang paglapit ito sa kanya. "She is trying to seduce me. I think she is new to my office. I admit, she is sexy and pretty, but still, my wife is sexier and gorgeous." Maya-maya pa, bigla itong kumapit sa kanya at walang ano-ano, hinalikan siya na labis niyang kinagulat. At dahil na rin sa kalasingan niya, nakita niya mukha ng asawa niya sa kanya. Kaya hindi niya napigilan ang hindi tugunin ang halik nito. Ngunit napatigil siya at napabitaw sa pagkakahawak sa babae nang maramdaman ni Carter ang biglang pagtahimik ng paligid at narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Diego at Michael. At nang tingnan niya kung sinong tinitingnan nila, labis ang takot at kaba na naramdaman ni Carter. Ang nakatayo lang naman at nakatingin malapit sa pwesto nila ay walang iba kung hindi ang asawa niya. Marisa's POV. Nagising sa pagkakatulog si Marisa. Pagtingin niya sa orasan, wala pa rin si Carter. Kaya ang ginawa niya, nagsuot lang siya ng jacket at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan para puntahan kung saang bar sila. Ang alam niya, nandun din sina Diego at Michael. Hindi naman naging matagal ang biyahe dahil hindi naman ito kalayuan sa bahay. At dahil madaling araw na, kaya walang traffic. Nang makarating siya sa bar, pinark niya ang kotse at mabilis sa bumaba. Sa labas pa lang, maririnig mo na ang ingay na nanggagaling sa loob. Naglakad siya papasok sa loob at nilibot ang kanyang paningin para makita niya kung nasa ang asawa niya. Hindi din naman nagtagal, nakita niya sina Michael at Diego na nakapalimbaba sa isang mesa at biglang nag-angat ang tingin ni Michael at nakita siya nito. Agad niyang tinapik si Diego, ngunit nawala ang atensyon ni Marisa sa kanila nang marinig niya ang ingay na nanggagaling sa dance floor. Naglakad siya papalapit dito at tinignan niya kung ano nangyayari. Labis ang gulat niya dahil sa kanyang nakita at para siyang naistatwa na hindi makagalaw sa kung saan siya nakatayo. Narinig pa niya ang pagsigaw ni na Michael pero para siyang nabibingi dahil hindi na niya maintindihan kung anong sinasabi nila dahil ang mga mata niya nakapokus lang sa taong nasa harapan niya. "I saw my husband kissing one of his employee." Dahil sa nakita at nasaksihan ni Marisa, muli kayang magkalamat ang relasyon nila ni Carter. Anong gagawing paliwanag ni Carter para madepensahan ang mga nakita ni Marisa sa bar? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.